Alright. Natatawa ako kasi, ka-message ko siya ngayon sa Instagram eh. As in literal right now. Kasi I put out a story, the column which video I would put out tonight. So ngayon, dahil kausap ko siya, ito yung nilabas ko. The engineer, the gingineer, Jet Manuel, the Maroon Messiah. Which by the way, yun talaga yung pangalan, yun talaga gamer tag niya, Maroon Messiah. Yun talaga. There are eras to the rise of UP. The first era na talagang umikot lahat yan was when Nowhere to Go But Up came in, which was 2015, if I'm not mistaken. 14 or 15. So the dark years, the era that turned it around was the Bonfire Team. Di ba? So it was my era first. Sorry, not sorry. Okay, so my era to Jet Manuel's era to Paul Desiderio's to now GDL's na ganyan. Siya yung sa kanya nag-start yung mga panalo. Sa akin kasi yung final year ko one win eh. Bonfire win pero one win. Sa kanya yung nag 3 ata sila tapos 5. I'm not sure. I don't know the facts right now pero yun. The Gingineer drafted by Ginebra, played for Ginebra for like 2 years, graduated Gingineer nga, so engineer civil ba? Hindi ako sure Jet, ah, sorry. Pero ang naalala ko lang kay Jet, guys, from college, sobrang palaaral talaga si Jet. Kunyari finals week or midterms, talagang magbi-miss ng practices yan for like weeks kasi nag-aaral siya. Now, as a player during that time, I was like sobra naman to. But at the same time, nabilib ako kasi talagang studies first si Jet. Studies first. And he was just so good in basketball na even if his focus were his studies, magaling pa din siya. And he would still be one of the, you know, superstars of UP. But! This guy! Jet. Come on, Jet. The basketball player who is known to be the smartest out there. Or one of the smartest out there. But let me tell you this. He got me in trouble. Na hindi ko makakalimutan. Practice, guys. Practice. Off-season to off-season eh. So, practice kami off-season. Ngayon, kami ni Jet Manuel. Madali nang aminin ngayon. Hindi rin ako takot aminin ngayon. Star kami ni Jet. Star kami unang-una sa laro. Okay? Star kami sa laro. Star kami ng UP nun. I'm not even gonna deny that. And if anyone disagrees, sorry. Hindi man kami nananalo nung time na yon, pero kami yung star nun. So, yung utak namin, star din. Sabi nga namin kanina, baka kaya hindi tayo tumuloy kasi ganun kami mag-isip. We would be the first to admit na star kami mag-isip. Alright, practice. Pag off-season, guys, mas maraming conditioning. Matik naman yon. Alam naman ng every player knows that. So, practice kami. Our trainer that time for UP was Coach Manu Hawk. Coach Manu, if you're watching this, alam mo, naaalala mo to at hanggang ngayon, humihingi kami ng pasensya ni Jet. Alright, practice, guys. Wala si Coach Ricky. I forget kung bakit siya wala. Pero, basta, he wasn't there during that specific day. So, binilin kami ni Coach Ricky kay Coach Manu. Like, the day before pa lang. Sinabi na niya na, oh, guys, wala ako bukas. Kay Coach Manu muna kayo. Co-conditioning kayo tomorrow. Ganyan, ganyan. So, dun pa lang, that night before pa lang, nung sinabi ni Coach Ricky yun, ano na ako? Like, ah, shit, conditioning lang bukas. Oh, my gosh. Like, I don't want, ayoko magbukas. Ganon din si Jet. Sure ako. So, the next day. Dating kami lahat. Lahat. Sina Moraya, sina Mark Huruena, sina Asilum. Hindi ako sure kung nandito na si Dario. Wala pa ata si Dario nito. Wala pa ata si na Diego nito. Kami pa lang to. Ito na. Dumating na kami ni Jet. Dumating na kami lahat. Okay, pumito na si Coach Manu. Ta kami sa gitna. Oh guys, conditioning tayo today. Oval tayo. Now, for those who don't know, kasi yung oval ng UP guys, daanan talaga ng kotse. Kotse talaga yung umiikot dun. Ganong kalaki yun. Kotse ang umiikot dun guys. Jeep. So, talagang daanan siya. Talagang kalye siya. It's 2.2 kilometers to be exact. I know that 2.2 kilometers is not much for all you runners. So, yung mga runners na magja-judge sa amin, runner kayo. Hindi kami runner. Basketball player kami. Okay? Ako, personally, I hate jogging. So does Jet. Jet doesn't like jogging. Pareho kaming asar nung sinabi na, oh, jogging tayo today sa oval, roadwork tayo, tapos stairs. So, yung stairs ng AS, yun yung Palma Hall. Sikat sa UP yun. Yung mga hindi taga-UP. I'm sure narinig yun at some point yung Palma Hall. Basta may stairs doon, na doon kami. Para kasi Rocky doon, matakbo ko doon. Paakyat, tas Chinese. Okay. Yun yung practice plan ng araw na yun. Ilang rounds? Yun naman yung unang tatanong mo, di ba? Kasi ilang rounds? 2 rounds ang sinabi ni Coach Manu. So, that's 4.4 kilometers. Tapos stairs after. 4.4 kilometers does not seem much. I just really don't like jogging. So, the jogging na kami ni Jet. Eh kami ni Jet,
Like I said, star nga kami mag-isip. Okay, so, Jackie. Lagi kaming huli. Lagi kaming huli ni Jet. Not because we can't run with them, but we're just talagang attitude problem lang talaga kami. So, takbo na sila. So, sina Mariah Gingrich kasi yan yung mga masisipag, yung mga mababait eh. Ang bibilis na nila. Kami ni Jet, relax lang kami sa likod ni Jet, di ba? Kwekwentuhan lang kami. Usually, when we finish one round, malapit nang mag two rounds yung iba. Siguro mag 1.5 na kami ni Jet Manuel. Naglalakad na sila papuntang AS para mag-stairs kasi tapos na yung 2 rounds nila. Kami ni Jet, 1.5 pa lang. Or mag-go 1.5 pa lang. So nakita namin si Mo. Tapos si Mo parang, oh, kalati pa! Gumanon si Mo. So kami naman, oo, oh, kalati pa. Jogging. Ito na, usap kami ni Manuel. Jet kasi. Ito lang yung tinext niya sa akin ngayon lang. Sabi niya, please, aminin mo man lang na ako yung unang nagsabi. Ngayon, inaamin ko, ako yung unang nag-bring up. Ako, oo na, ako na. Jet, ako na. Jogging kami. Sabi ko kay Jet ngayon, Jet, kalahati na lang naman. I-cut na natin yung oval. Kasi guys, yung oval ng UP, paikot yun. Tapos, may road sa gitna. May, ano yun eh, parang damo-damo sa gitna, sunken garden. Tapos sa kabila, damo-damo yun. Tapos sa kabila, yung oblation. Tapos may road sa gitna. Ngayon, yung dun sa may oblation, yung likod nun, parang mga damo-damo, may parang mga pathway dun eh, papunta sa kabila. So, nagja-jogging. Jet, tamad na ako. Ano? Cut na natin. Kalahati na lang naman. Tapos naman na lahat. Nasa AS na lahat. Hindi na tayo mahuhuli niyan. Oo na, Jet! Ako na nag-bring up. Ito si Manuel. Oo nga, Mikey. Tinatamad na ako eh. Kalahati na lang. Iniintay na rin nila tayo sa AS eh. Ano? Siyempre tayo, magkakakumpiyansa kapag may kasama ka, di ba? Ano, Jet? Tara, cut na natin. Tamad na ako eh. Punta na tayong AS. Sige. Saan tayo kakat? Huwag tayo dyan sa gitna kasi sobrang halata. Open na open. Doon tayo sa mga damo-damo. Sige. Eh, kasi si Coach Manu, umiikot yan, nakakotse, umiikot. One round namin, umiikot siya. Tapos patagal na namin siyang hindi nakikita umiikot. So sabi namin, baka nandun na rin sa AS. Okay, sige, tara Jet. Pasok kami dun sa ano, sa damuhan. Saan tayo dito? Dito. Okay, sige. Dito. Okay, ikot kami ganyan. Sa kagitna, kalagitnaan nung nandun kami sa gitna nung gitna, tumigil pa kami ni Jet. Sabi namin ni Jet, Jet, ano, wag natin bilisan. Halata, ba't ang bilis natin? Dapat yung same pace, kung paano tayo this whole time, ganun pa rin, paglitaw natin sa kabila. O sige, so relax muna kami dun, nagkikwentuhan pa kami. O tara, game na, sakto na yan, paglitaw natin dun. Wala na yan. Jogging kami ulit, pasok kami. Yung mga singit-singit dun. Guys, pag across mo dun, parang bababa ka ng konting-konti, tas aahon. So, singit-singit. Pagtingin namin sa taas dun, sa paakit na, yung coach namin, si Coach Manu, naka-park dun, nakatayo, tas nakaganyan. I've never been so scared. Guys, takot ako ng point na yun. Sabi ko, Jet, si Coach Manu. Guys, kaganoon siya. Tingin na kami ni Jet, Jet, si Coach Manu. Relax ka lang. Pagkakit namin doon, sabi ni Coach Manu, oh, anong ginagawa niyong dalawa? Galit na si Coach Manu, di ba? Anong ginagawa niyong dalawa? Anong ginagawa niyo? Sino niloloko niyo? So ako, nag-iisip na ako ng excuse ko, guys, kung ba't tayo kumat sa gitna. Una, sabi ko, hindi, kasi coach, gumanon ako. Itong si Manuel, na supposedly matalino, engineer itong hayop na to. Coach, naihi kasi kami! So umihi muna kami doon sa... Puta! Sabi ko! Yun lang yung excuse natin, Jet. Guys, sabi ni Manuel, coach, kasi naihi kami, so umihi muna kami dun sa papa. Jet, gusto kong suportahan yung excuse mo. Pero, kinat natin yung oval. Kasi kinailangan natin umihi. Jet! So ako, wala na ako masabi. Kasi, hindi naman pwedeng may excuse siya, tas may excuse din ako. Magkasama tayo eh. So, hindi pwedeng yung excuse mo, iba sa excuse ko. Kasi ang ibig sabihin nun, parehas lang tayo naghahanap ng excuse. So, ibig sabihin, hindi natin napag-usapan. Jet, wala na ako nagawa. Sabi ko, coach, iihin na din kasi ako eh. So, sumama ako kay Jet. Yung mukha ni Coach Manu. Oh my God. Jet! Pag-isipan mo muna. Jet, engineer ka. Wala namang project na mabilisan mong ginagawa. Pag-isipan mo muna next time. Unang ginawa ni Coach Manu, kayong dalawa,
pumunta kayo ng AS ngayon. Lakad kayo papuntang AS. Nag-coach si Coach Manu, so nauna siya doon. Kausap na niya yung team. Pagdating namin, naglalakad kami, ang sama na ng tingin sa amin ni na Mo, ni naging Gritch. Ang sama na ng tingin nila. Parang, alam mo yung gina-judge ka na nila, palapit pa lang. Hindi ko pa nga nasasabi na naihinga lang kami, Mo. Mo, naihi kami. Kailangan mong intindihin. Maliit ang bladder ko. Anong gusto mo mangyari? Pigilin ko yung ihi ko? Guys, kailangan na namin panindigan yung excuse. Diba? Kumbaga, laban na natin to Jet. Sinabi mo na eh. So pagdating namin dun, sabi ni Coach Manu, oh, kayong dalawa, explain nyo sa team ko anong ginawa ninyo. So ako, sabi ko guys, pasensya na. Kasi mali kami dun. Sabi ko guys, mali kami dun. We shouldn't have done that. We should have, you know, just finished the whole thing. We owe it to you guys, nauna kayo. And as your leader, as your senior, we should have just finished it. And, you know, finished it, punta dito. Then we should have just done the stairs. That would have been okay. Kalahati na lang naman, di ko alam ba't pa namin kinat. So yun yung sinabi ko. Ito si Jeff. Guys, pasensya na kasi naihi talaga ako eh. Ang nangyari, naging punishment namin was the 3 extra rounds. Tapos yung team, guys, magsistare sila and they won't stop until we finish our 3 rounds. Dahil lang sa hayop na Jet na to na naihi daw. So, tapos kami ng 3 rounds. Ito na ginawa ko noon. As in, nakahubad na ako noon. Hawa ko na yung jersey ko kasi pagod na ako eh. Pawis na rin ako. So, nagja-jogging ako paikot ng oval. Wala na. Like, si Jet din. Naghiwalay na kami ni Jet. Sabi ko, Jet, maghiwalay na tayo kasi patay na naman tayo. So, nag-sprint ako for like a good 15 seconds para malayo na ako sa kanya. Tapos, jogging kami. Now, the whole 3 rounds na nagja-jogging ako, isa lang ang iniisip ko, the whole 3 rounds. Paano ko i-explain to kay Coach Ricky? Kasi pag nalaman to ni Coach Ricky, dedo na naman ako. Mura na naman ang aabutin ko. So the whole 3 rounds, ang iniisip ko lang, paano ko anong i-explain ko kay Coach Ricky pag nag-text o tumawag mamaya? Paano pag natapos ko tong 3 rounds na to, tas pabalik namin ng gym na dun si Coach Ricky? Paano? Nung gabi, nag-ring yung phone ko. Guys, nag-ring yung phone ko. Nakalagay Ricky Dandan. Guys, this is one of the scariest phone calls that I've ever gotten. Nakalagay Ricky Dandan. Sagot ako. Hello, Coach. Puta, pinagmumura ako ni Coach Ricky. Anak ng pongalangala, Mikey. Ikaw yung isa sa mga inaasahan sa team niya yan. Ikaw yung isa sa mga leaders na yan. Kayong dalawa ni Jet, yung ano dyan, yung mga nakakatanda dyan. Kayo yung magli-lead sa team na yan. Tapos ganyan lang ipapakita nyo. Anak ng pongalangala. Di kasi, Coach. Naihi kasi si Jet eh. So sinamahan ko. So naihi na din ako. So umihi din ako. Ha! Pangalang, huwag kang lulusot! Pasensya na, Coach. Coach, bawi kami bukas. Coach, bawi kami bukas. Coach, promise. Hindi na namin uulitin. Promise, Coach. Ako yung BI. Aminin ko, Jet. Ako yung BI. Ako yun. Pero, Jet, next time, better excuses, Jet. Better excuses. Pag-isipan muna natin bago natin... So that was the day that Jet Manuel got me in so much trouble. He will say na ako yung nauna. Totoo, ako yung nauna. But Jet, please. Walang maniniwala na kinat natin yun dahil naihi tayo. Jet. Jet.